16:31. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your family. Kinakailangan ang pananampalataya natin. Kinakailangan maniwala tayo sa Panginoong Jesus at sa kanyang salita. Asaan ang kanyang salita? Ang Biblia. 1,000 taon na binigay sa atin. Pero ang mga tao ay matigas ang ulo. Magbabasa lang ng 2 segundo, tago na ang Bible, inaantok na, matulog na. Sabi dito, ang success at ang prosperity ay nasa meditation ng Word of God. Gusto mo, karamihan ng tao gusto ng success, gusto ng prosperity. Pero hindi nila alam ang daan. Ang daan, sabi dito, meditate my word day and night and you will succeed and prosper in life. Kung alam mo yon, alam mo na kung paano ka mag-prosper. Oh, hirap na ako sa buhay ko, sabi ng Diyos sa iyo. Basahin mo ang salita ko para malaman mo kung paano ka guminhawa sa buhay mo, kung paano masolve ang mga problema mo. Hindi ako bababa para ikaw ay hawakan. Ibinigay ko na sa inyo ang aking salita. Tanggalin mo lang ang katamaran mo sa sarili mo. Masakit, masakit. Masakit ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, kinakailangan matusok ka like two-edged sword para masaktan ka. Pero kinakailangan tanggapin mo ang sakit na dulot ng salita ng Diyos upang ikaw ay magbago. Hindi kita kayang baguhin. Hindi mo ako kayang baguhin. Ang makapagbabago lang sa atin ay ang panalangin at ang salita ng Diyos. Amen? Kaya nga, gusto mong magbago ang anak mong lasenggo, ang anak mong mamamatay, ang anak mong sinungaling, ang anak mong talipandas, gusto magbago, huwag mo sermonan ang salita mo. Lalong magiging abusado yan. Ipanalangin mo sa Diyos at lagi mong i-meditate ang salita ng Diyos para sa anak mo. Lagi kang makipag-usap sa Diyos. Huwag kang titigil. Kasi sabi ng Diyos, in His time, He will make all things beautiful for your son, for everybody. Hindi sa time mo. Ang gusto mo kasi, kada-kada ka, magbago ka na. Napakasama mo. Ha? Hindi magbabago yan. In His time, in God's time. Gusto mo nga ang asawa mo, ay kasama mo rin, na nagba-Bible study, na nakikipag-fellowship sa Diyos, in His time. Huwag kang tumigil. Mananalangin ka ngayon. Ang ikalawang panalangin mo, next year. Paano naman niya? Iniintay ng Diyos ka lagi na manalangin sa Kanya. Kasi those who endure will be saved. Kinakailangan meron kang endurance sa pananalangin sa Diyos. Huwag kang titigil kahit hindi mo nakikita. We live by faith. Kahit hindi mo pa nakikita ang pagbabago niya, sabihin mo na, Lord, thank you. Nagbago na ang anak ko. Kahit na sinunto ka pa, nagbago na ang anak ko. Kasi yun ang faith mo. Your faith healeth thee, sabi ng Diyos. Hindi sinabi ng Diyos na doon sa mamamatay na. Hindi sinabi ng Diyos na dahil sa aking kapangyarihan, gumaling ka. No, ang sabi ng Diyos, because of your faith, gumaling ka.